si Hambog ay makikita mo, isa rin siyang mapili din siya sa paggamit ng tugmaan. So pinipili niya yung mga tugmang gagamitin niya. Yan, isa yan sa mga para magustuhan ko yung isang artist. Nag-iisip ako ng magandang intro, yung mga bating panimula para sa inyo. Pero wala talaga ako maiisip eh. Parang pinakamaganda na siguro, kumusta kayo? Yan. Kumusta kayo mga utol? Sana yung nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa kapahamakan. Yun lang. Kasi parang wala naman ako maiisip ano bang anong pwede ko sabihin sa inyo. Pero kailangan talaga palagi merong intro yung kahit sino man nag-vlog, no? Kagaya namin. Kahit sino man na mag-re-review, kailangan talaga may intro. So, pinag-iisipan po talaga namin yun, yung mga una naming sasabihin. Bago ako sumalang, pagbukas ko pala, paano kaya, ano kayang sisimulan ko dito? Ano kayang sasabihin ko sa kanila agad? Pero yun, ang i-review natin ay yung kantang Donggalo ni Hambog ng SAGPRO. At ito pong si Hambog, eh, kilala ko na to, mga 2012 pa, oh, 2011. Hindi ko na matandaan, pero yun. Nakilala ko siya. Hindi ko siya nakilala personally noon panahon yun. Oh. Isang beses nakita ko to sa battle. No, nakasama namin kasi si Hambog po ay kagrupo ng isang nakasama ko sa Shots Fired na si Abunay. Si Abunay ay galing din sa SAGPRO. So shoutout sa iyo Abunay, shoutout sa buong SAGPRO. At ito yun, masasabi kong itong bata na to, oh, mas bata kasi sa akin to si Hambog. Kuro bata sa akin to ng mga 6 na buwan. Knowing Hambog, nung 2012 kasi may pumutok tong kanta, yung Ala-ala na lang. Ala-ala na lang. Yung talaga literal na tunog kalye, sa kalye ko lang naririnig. So, isa sa mga naging tunog kalye, yung kanta ni Hambog na Ala-ala mo. Ah, Ala-ala na lang. Ayun, at siyempre, yun, gaya nga na sabi ko, Knowing Hambog eh, isa to sa mga maayos na Makata. So, eto, iaasahan na natin na talagang mabibigyan niya ng satisfaction yung mga hinahanap natin kung talagang kayo ay sumusubaybay kay Hambog o kahit bago kayo o kung bago nyo lang narinig si Hambog ay masasabi ko na hindi kayo mapapahiya. Kumbaga hindi kayo masasayangan sa pakikinig Diyos sa taong ito bilang rapper. Agandahan dito sa artist na to na si Hambog. Noon pa man ay nakapagbigay na to ng distinction niya. Kumbaga image niya, sarili niyang imahe pagdating sa rap music. So, pag narinig mo yung boses niya, alam mo na agad na siya. Yun yung isa, lagi kong sinasabi, isa yan sa pinakamahirap gawin ng isang artist, nalo na kung gaya ka lang ng gaya. No? So, eto, may distinction na to si Hambog. Yan ang masasabi ko rin dyan. Yun, salamat pala sa Prime Vapors. Eto, makikita nyo dito. Prime Vapors, kung gusto nyo magtumigil na sa pag-iyosi at mag-vape na lang, yung mga vapers dyan na nanonood sa akin, nasa sa malapit lang na po ako, kaya pwede kayo order online sa Prime Vapers. Nandyan lang eh sa Gloria Diaz Street, 17 Gloria Diaz Street, BF Resort sa Las Piñas City. So ilalagay ko yung link ng kanilang FB page sa description ng video natin. So makikita nyo, kontakin nyo na lang kung gusto nyo kumuha ng vape. Ako nga, walang vape. Gusto ko na rin mag-vape. Ano, shoutout pala sa Prime Vapers. Ayan, makikita nyo. Tapos meron pa tayong isang slot dito na pwedeng gawin natin tatlo. Kung sakali yan, may isang slot pa tayo sa gitna kung gusto nyo magpa-advertise. Tapos yun sa mga nagtatanong, may mga nagtatanong doon sa page ko. Mga nagtatanong about sa shirt, opo, pwede nating suotin dito yung shirt nyo. So mga tinusuot ko ay madalas plain. Pwede nating suotin dito yung mga clothing line nyo sakaling gusto nyong i-promote. So mag-message lang kayo sa Target Achilles page. Nandito rin sa description ng ating video. Ngayon, ganun na lang. At madali namang kausap yung ano. At minsan ako po yung sumasagot din nun. Yung mga inquiries pag hindi na kaya nung sumasagot doon. At ayun, salamat Prime Vapors ha. Donggalo by Hambog ng SAGPRO, uploaded sa Hambog ng SAGPRO. Check nyo yan sa may yung channel niya at marami kayong mapapanood o makikita.
Pasensya na kayo at yung boses ko kasi kahapon wala akong boses. Kanina umaga din, natulog lang ako. Kaya medyo nagkaroon ng boses, so pagpasensya nyo na, paubos na to. Pero ilalaban na natin to dito sa pag-review kay Hambog ha. Medyo iba yung dating, kaya ako nag-candy. Medyo ano, may sabit talaga siya. So medyo masakit. Beats by J Beats. So tuloy na natin mga utol, pagpasensya nyo na yung boss ko ha. Acero Records Set Productions. Ako naman, Donggalo Records. Kung mapapansin nyo, talaga si Hambog ay palagi may ganyan sa mga kanta niya. May mga intro na mga kakaiba. Talagang, yun yung pinaka, parang mga signature niya yan. Mga, kumbaga sa basketball, mga signature moves yan ni Hambog. So, tuloy na natin. Kumapit ka na. Mapit ka sa mga dapat mong kapitan. Damahin ng presensya ko na mas pinalakas. Oras na ang pamantayan sa laro itinaas. Namnamin yun ang maigi, bawat set ang binigas. Kabalain lang ako, kapayapaan mong pitas. Ako'y alam, remitinig na sa leeg mo na sintas. Lalong lalalalaro, alalabag, alang ligtas. Oo, lalambot, mga damdamig, peking matigas. Donggalo nga pala, unang impero sa Pinas. Damahin ng presensya ko na mas pinalakas. Oras na ang pamantayan sa laro itinaas. Namnamin yun ang maigi, bawat set ang binigas. Kabalain lang ako, kapayapaan mong pitas. Ako'y alam, remitinig na sa leeg mo na sintas. Lalong lalalalaro, alalabag, alang ligtas. Oo, lalambot, mga damdamig, peking matigas. Donggalo nga pala, unang impero sa Pinas. Ginawa niya ng, ano, ng, parang ginawa niyang acronym yung Donggalo. D-O-N-G-A-L-O. No, binigyan niya ng meaning yon. So, hindi na natin ipapaliwanag. Parang, napakadali na maintindihin, eh, di ba? Na parang, pag ginambala mo daw siya, kapayapaan mong pitas, parang ganon. O alambre tinik. Basta ganon, na pinapakita niya yung kung gaano siya ka kumbaga gaano siya ka deadly sa larangan na to, parang ganun yung ibig niya sabihin sa buong ano. Tapos sinabi niya Donggalo nga pala yung unang emperor sa Pinas. At base dito sa tingoy ko ting hook, syempre alam pa naman ito yung linya niya, parang ayun, lalambot ang mga damdamin, peking matigas. Gulit na yung bong eh. Peking matigas, no? Mga peking yung tigas. Sinabi ko to sa itang battle ko eh. Peking tigas mo, parang nag-take ng Viagra. Yan, marami nga naman yung mga peking tigas, yung mga matap. Nang ibig niya sabihin eh, yung mga nagtatapang-tapangan lang sa kanta. So, parang mga ganon. So, oras na ang pamantayan sa laro ay itinaas. May kapanapanabik yung mga sasabihin niya rito. So, tuloy na natin muna mga utol. Mamaya na natin medyo ipaliwanag to. At alam natin marami pa to. Donggalo nga pala, unang impero sa Pinas. Eto na, kalma lang, simpleng tira sa bayan. Tila binabalatan lahat ng pinapalagan. Aking pinakislaban, mga nagsisipaglaban. Nasawi na gabi, mga pinaandaran. Laging kinakabahan, sa'king di lang haragan. Ako hinaharapan, kaya ka pinagtawanan. Ang papel nila pagkan, ng tintang pamaragan. Kaya halika na sa pinakaastig na banatan. Kaya halika na sa pinakaastig na banatan. Umpisa pala, makikitaan nyo na o maririnig nyo mismo na yung pag-aagamit niya na, yung rhyme scheme na ginamit niya eh, talagang halos dikit-dikit na, no? Tapos naka-multis po yun. Multisyllabic yung rhyme na ginagamit niya. So, ano naman, madali namang inunawain kasi wala pang ibang mga sangkap. Kumbaga, straight na tula pa lang talaga na nagsinasabi niya lang na may dila siyang haraga, no? Kumbaga, matibay ako rito. Ako yung matibay, no? Mga pambaragan yung mga ginagamit ko, mga panulat. O, at ang masasabi ko dito, sa simula pala, naiintindihan ko na itong kanta na to, ay yung tinatawag namin sa Las Piñas, na represent, kung tawagin. Yung mga kanta, hindi po ito tira. Hindi po ito diss, tingin ko lang, ha? Ito po ay represent, nire-represent niya yung Donggalo o siya bilang isa sa mga membro ng Donggalo. Nire-represent niya yung sarili niya while binibit-bit niya yung buong hukbo ng Donggalo na sinasabi niya ako to bilang isang Donggalo member o Donggalo artist. Na dito sa represent na tinatawag ko, dito ay pinapapakita mo kasi dito yung
skills mo magsulat, yung skills mo sa pag-rhyme, yung rap skills mo, yung lahat ng klase na pwede mong ihambing sa sarili mo kung anong klaseng rapper ka o anong klase ka magsulat. Pag nagsulat ng mga bara, eh sasabihin mo yon sa kantang represent, sa represent mo. Yan ang tawag ko dyan, nag-represent. So, representing ganyan. Yun yun. Kaya represent po ang tawag ko. Hindi to ano ah. Actually, ito'y hindi to talagang wala tong ano. Kung merong mga kasamaan ka ng loob, eh tatamaan kapag nag-represent ka kasi pinapakita mo doon kung gaano ka kagaling. Dito mo, sa mga kantang ganito, ipapakita mo kung gaano ka kagaling pagdating sa rap, sa lahat na ng aspeto nun. So, ganun. Marami po akong gawang kantang ganito. Actually, way, way back, no? Yung ako naman, halimbawa ng tula ko, karugtong ng tula ko, hindi ka tatagal. Marami akong mga ginawang kantang ganito. So, kumbaga, isa ako sa mga panatiko ng ganitong tugtugan. Kesa naman mag-distract ka, eh, mas gusto kong gumawa ng mga ganito. So, abangan nyo. Yung subukan muna makinig, isa rin yung parang ganito rin yun halos. Kaya lang, ako'y nagpatama talaga doon na ang pinapatama ako naman doon, nagpapatama ako na at the same time, ako'y nangangaral. Hindi naman po yun nagpapatama na para i-degrade ko yung pagkatao. Hindi naman ganun, di ba? Na pinaliwanag po yun. Pero ganun, yung represent. Ganun kadalasan yung nilalaman ng represent. Kung kayo mahilig, ako kasi mahilig ako sa mga ganitong kanta. So, pakinggan na natin. Pero teka lang naman, kalmahan nyo lang ang bugasag, pura lang naman ang makatang di nagbabanggit ang kahit sino man. Dahil kahit di na magbanggit ang buwan, nino yan. Kahit na ilang katagawin mo, kahit ibo yan, patay pangarap mo at panaginip, tsakyari ko yan. Ako'y lasing na bag... Patay pangarap mo at panaginip, tsakyari ko yan, no? Yari ko yan. Tapos nilagay niya ng open and close parenthesis, si Rico yan. No, alam naman natin na pumanaw na si Rico yan. So parang ganun, yung sinasabi niya na kahit gaano kadami, kahit gaano kakalupit, eh, pag akong kaharap mo na si Hambog na Sangpro, eh, yari ka sa akin. ganun kakuha, ganun na ako katibay. Yun yung ibig niya sabihin, no? So, represent ka lang, di ba? Tuloy na natin. Kapag gising, di mo trip na biruan kayo sa wing, iginiginig ng aking maintrohan. Ay, ano, no, kay, ano? Puta na, wala na naman ako. Like natin. Ako'y lasing na bagong gising. Nadidimotrip kabiruan. Kayo'y sa wing, giginigiling. No? Ang galing nung ano niya, no? Yung rhyme scheme niya. No? Talagang ipinapatak niya pa rin na maayos doon sa metro. At talagang kung pag-i-slicein mo ng apat na bahagi, eh, maririnig mo pa rin na tumutugma yung bawat bahagi. Na kung tawagin ito ay internals. Yun po yung tawag dyan. Internals yung rhyme, internal rhyming. Kasi kadalasan, ang rhyming ay dulo. So, kaya tinawag na internals sa isang buong linya, eh, nandun yung may rhyme ka doon. May rhyme ka doon. So, na-internals yun. Yun yung internals na kung tawagin. May rhyming ka sa loob bago pumatak yung dulong rhyme. So, it doesn't matter kung saan mo ira-rhyme yun. It doesn't matter, ha? Kung kahit saan mo yun i-rhyme, kung eto, dulo nito, dito mo i-rhyme, walang problema. So, pwede mo pang i-rhyme yung iba dito, pero, yun. Huwag na natin paliwanag. Basta ganun, kaya nga tinawag na internals ay nasa loob yung rima. Nasa loob yung rima. Hindi nasa dulo. Yung mga nasa dulo, pwede normal na nagtutugma talaga yan. Kasi, dapat dyan yung tugma, no? Pero yun. At the same time, sinasabi niya rito yung ano, may mga metapora na siyang ginagamit, no? May mga metapora siya. Ako'y lasing na bagong gising, like that. So, patay pangarap mo, parang Rico yan. Yan, yari ko yan, no? So, yun. So, tuloy na natin. Introhan na mahal! Napresent ako na mas pinalakas. Oras na ang pamantayan sa laro, itinaas. Namnamin yun ang maigi, bawat letang binigas. Kabalain lang ako, kapayapaan mo pitas. Ako'y alam rin may tinikta sa leeg mo na sigas. Lalong lalalalaro, alalabag, alang ligas. Oo, lalambot mga damdamig, peking matigas. Donggalo nga pala, unang impero sa Pinas. Tama'y sabi ko, ito yung pinaka-hook, no? Yung Donggalo, Donggalo. No, ginawa niya ang acronym na sinasabi niya na dito yung kung gaan na mas pinalakas daw siya yung ngayon, yung bagong Hambog, yung bagong Sagpro. Lalambot ang mga peking matigas pag siya na, no? Pag siya na nakakalaban mo sa rap game, eh mag-isip-isip ka kasi kapag ginambala mo ang isang Hambog, eh mapapalabang ka talaga diyan. Ito talaga yung mga naghahanap ng kadis sa totoo lang.
Ngayon, yung mga naghahanap ng kadis, kalaban, testing niyo si Ambog na mapapalaban talaga kayo. No, yung mga mahihilig dyan na maipagbangayan, no? Ito, pag dito ka na palaban, patapat kay Ambog, mapapalaban ka. Tiyak na tiyak ko yun, no? Kung mga sa mga kumakalaban sa Donggalo, kung kursonada nyo na mapalaban at kung gusto nyo rin talaga ng letrahan na maayos na Arab game, subukan nyo si Hambog. Yan ang masasabi ko sa inyo. Yung sa mga nagsasabi na sobrang lulupit na nila. No? Sa mga nagsasabi dyan na sobrang lulupit na nila, eto si Hambog. Pinipresenta ko na sa inyo at nagpipresenta na rin sa inyo. Nilay down niya na yung mga cards niya. Sige. Testingin mo at nandyan na siya sa Donggalo. Ito pala yung unang-unang track niya na inilabas pagkatapos siyang i-welcome sa Donggalo Records. No? Nirepresent niya yung buong imperyo ng Donggalo. Mapapalabang kayo dito. Ako na nagsasabi. Tuloy na natin. Ako ng impero sa Pinas. Pag sinabing Donggalo, puro mura daw. Basta ko bagong sundalo, tingnan niyo gumalaw. Nung ako ang lumitawad sa laro ay nagtanghal. Di lang kayo napamura, kayo'y na... Trip ko yan. Hindi ko na tinuloy, no? Kasi na-unlist na naman, no? Kasi lalagpas yan, hindi ko na makikita. Di lang kayo, nung siya na daw ang lumitaw at nagtanghal, di lang kayo napamura, kayo napamahal. Kasi nga daw, ang Donggalo ay puro mura lang daw. So, sabi niya, ako na yung bago na nandito. Ako na yung bago dito. Papakitaan ko kayo nung hinahanap nyo. Yun yung ibig niya sabihin dito. Di lang kayo napamura. Kumbaga, kasi pag medyo nalulupitan tayo sa performer, di ba? Minsan, tanginan, napapamura tayo sa bangis. Hindi lang daw kayo napamura. Kayo yung napamahal, no? Parang na-in love kayo sa isang Ambog, no? Nung marinig nyo siya, nung naita nyo siya. Ganon. Yun ang ibig niya sabihin dito. Pamahal! Check this out. We got Mike in the hood, di ka masasalba. Kutakot-takot na mga no-entry sa kanta. Nakurta pluma ang panulat, di ka na makatapat. Nasty, paano babaguhin ko lahat? Ready? Doon sa unang mga linya na pinutol natin kasi nabigla ako eh. So, ginawa niyang linya yung mga pangalan ng mga membro ng Donggalo. Hindi ko alam yung perfectong tawag dito. Kumbaga, ang tawag ko talaga dito, name play. No? Yung mga name biniplay, nilalaro mo. Yung mga pangalan. Ginawa ko to sa kanta kong Kumusta Mga Haters. Yung lahat ng pangalan ng grupo ng DC Clan na isinama ko sa isang sa mga linya. So at the same time nagme-make sense. Nire-represent mo yung pangalan ng mga grupo sa nire-represent niya yung mga pangalan sa grupo ng Donggalo and at the same time yung linya ay nagme-make sense. So hindi ibig sabihin na porke ginamit mo ng ganun igagamitin mo ng sabihin masabi mo lang na nagamit mo. At base dito sa naunang mga linya at nababasa ko, maayos yung pagkagawa. We got Mike. So, Semboys in the Hood. Di ka masasalba. Kotakot-takot. Kaya lang, ito, inabol niya pa rin. Pwede naman na salba na lang, no? Yun yung medyo, inabol pa rin ni Bambog na yung salba uta, yung buong letra, yung buong salita na salba uta. Hinabol niya pa rin. So, kotakot-takot, no? No entry. Yung grupong no entry sa kanta. Korta pluma, kasama yan sa mga membro ng Donggalo. Korta pluma ang panulat. At kung hindi nyo po alam, ang korta pluma ay pen knife. No? Pen knife po yun. Korta pluma ang panulat. Hindi ka makatapat. No? Galing eh, ginawa niya ano eh, makataw. Fat. Fat Nasty Crew. No? PNC. EHP, EP, ano. Bababuyin ko lahat. No? Galing. EHP, yung grupong EHP mula yata sa somewhere in Camanaba area. So, tuloy na natin. 3 digits, 911, tatawagan. Pag ating landas ay nag-cruise sa daanan. Ayun, no? 3 digits, 911, tatawagan. Alam ko, kasi kaya 3 digits, no? Isa rin niya sa mga dahilan, no? Hindi ko alam, oh, kung perfectong tawag to. Kasi sa Davao po, meron sila talagang parang 911 doon. Parang may emergency line sila. So, hindi ko alam kung 911 nga. Pero, yun, may emergency line sila doon. Oh, na... Pag ang ating landas ay nagkrusadaan, no? Ang galing, no? Yung krusada, yun, gusto ko yun. Nagkrusadaan, na krusada. Galing nun, no? Galing nun linya na yun. Tuloy na natin. Bad boys, parang Romedia sa pelikula. Pangtag ang rhyme sa aming bawat agenda. Rabis, inabot pagsakmal sa damuho. Ako ay serpienteng trip magpaguho. Atras sa manas at pasmado ang kamay. Mananabas na ang dilang kanto kong ano?
Ito, yung mga binanggit niya dito, hindi ko na ipapaliwanag, Romy Diaz Crew, mga nauna yan eh. Tag Rhyme, sa Muntinlupa. Rabbi's Agenda yan, yung mga nakasabay namin yung pagpasok nila dati nung lumabang kami sa Andrew's Cup. At saka yung mga nagpapasa kami ng mga demos dun sa mga patimpalak ng Donggalo. Ayun, Rabbi's Agenda, mga nakasabay namin yan. Mga taga, ang alam ko yung mga taga Bulacan to. Yung Damuhu Squad, hindi ko alam kung taga saan. Serpiente. Ito yata yung grupong pinanggalingan ni Ken Magat. Kung hindi ako nagkakamali, Serpiente. Pero hindi po ako sure. So, mahirap pa na yun. Pero ito yata, Serpiente. So, mga taga-pasa ito. Rasamanas at Rasamanas, no? Yung Rasamanas, mga nakilala rin namin yung way back. Pasmado ang kamay. Mananabas, o yung Mananabas. Nga pala, no? Mga taga-Ilocos yata, no? Yung bago lang, mga bago na to. Mananabas, tsaka yung Dilang Kanto ay Pampanga yata. Tama po ba? Dilang Kanto ay si Marquis at si Basti ay Dilang Kanto. Hindi ko alam kung Pampanga o somewhere north pa. So, hindi na tayo sure doon. Mananabas din. Pampanga or somewhere sa north. Tuloy na natin. Masakit pag sinukat ang ating pagitan. Malakas ka lang pagdating sa pawikan. Hustler na sa mikropono. Malavera, injustilo mo. Yan, gusto ko yun. Sakit na sukat. Malakas ka lang sa pagdating sa pawikan. No? Kala mo weak eh. Pawikan eh. Pawik, pahinaan. Mas malakas ka pagdating sa pahinaan. Doon ka malakas. Yan, isa mga magandang linya niya. Hustler. Yung mikroponos, mala Vera Ingestilo. So Vera Ingestilo is yung letrang kaakibat ng TBS 13 na gang. So Indios, sinama niya doon. Grupo, tuloy na natin. Luto ng kanta, kapapangan ng galing. Bulakin nyo sa Tagalog, professional dating. Kami hot fuzz, laban sa the buzz. Daw kayo, kung ba't kayo basag, promotor ako, mangap. Galing nun. Yung pang nagluto ng kanta, no? Parang kapangpangan ng galing. Kasi alam natin na ang Pampanga po ay ang parang sentro ng pagkain sa Pilipinas. Yung pinakamagagaling magluto ay galing Pampanga at yung pinakamasasarap na potahe daw. Pero oo nga, sasarap nga doon. Ang tagal ko sa Pampanga naglagi, pabalik-balik ako dyan. Napakasasarap ng pagkain nila doon. Grabe, mangan sulib. Yung ba? Yung lang natutunan ko salita doon eh, mga sulib. Cuisine capital of the Philippines. Hindi ko matandaan kung anong perfect na term ha. Baka naman i-bash nyo ako dahil lang dyan. Kaya hindi ko naman sinasabing tama ako. Basta eh, ginamitan niya yun ng metapora. No? Pag nagluto ng kanta, eh kapampangan ng galing. Tapos, binanggit niya yung grupong Bulakenyo. BF Pro at PF Pro. No? BF Pro at PF Pro, yung Bulacan's Finest. And Pampanga's Finest, no? Pass ba slow, kasama. Kumbat kayo sag. Kumbat kayo basag. Promotor ako na yung sag pro. Ayun natin. Mga putya kayo! Damahin na... Pati si Puch, no? Mga Puch, pinaka-last, yung pinaka-leader, no? Pinaka-head ng Donggalo nung Ghetto Dogs sa Puch. So, si Kuya Andrew E., yung hari. Tutuloy na natin, Donggalo. Ako na mas pinalakas. Oras na ang pamantayan sa laro, itinaas. Namnamin yun ang maigi, bawat letang binigas. Kabalain lang ako, kapayapaan mo pitas. Ako'y alam rin, may tinik na sa leeg mo na sintas. Lalong lalalalaro, ang lalabag, alang ligtas. Oo, lalambot, mga damdaming peking matigas. Donggalo nga pala, unang impero sa Pinas. Iba ang dating pag nagdesenyo ako. Kaya kung papansin nyo, yung kahit speed rap, no, hindi naman super speed, no? Medyo speed rap, parang double time. Yung speed rap ni Bambog ay talagang malinis yung execution. Napakalinis mag-execute itong bata na to. Yun ang gusto ko dito. Isa pa sa mga pinagusto ko. Malinis siya mag-spit ng bara. No? Diba? Tapos hindi naman na yung first and second verse eh, hindi naman masyadong malalim na pwede, kailangan pa natin hukayin. So, ano naman eh, self-explanatory, no? Kung babasahin mo, may umuunawaan mo rin naman. Oh, gaya nga ng sabi ko, itong kanta na to ay represent at wala po itong pinapatamaan. Ang pwede nitong patamaan ay yung mga galit lang sa Donggalo. Yun ang pwede tamaan dito sa kanta na to. Kung galit ka sa Donggalo, ay feeling mo talaga ikaw binibira ng kanta. Pero sa totoo lang, yung mga gantong kanta ay wala pong binibira to. Nagre-represent lang kung gaano kagaling. So tuloy na natin.
ko ng mga kataga. Mag-insenso kayo dahil sa aking pagpasok sa imperyo na to. Kusang papanik ang impyerno sa'yo. Kaya palaban-laban makatan na dekalidad. Dahil malakalawak ang lawak ng mentalidad. Immortal sa husay, mortal man sa edad. Di agad-agad masasagad aking kapasidad. Galing rin talaga, no? Dead, 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 dead. Pakinggan nyo kung papakinggan nyo. Kahit hindi nyo naintindihin yung liriko, no? Alam nyo na maganda yung sinasabi. Pero yun nga, gaya sabi ko, straight to the point, no? Wala nang gaanong palabok. Pero yung makikita mo pa rin yung klase ng pag, yung pen game niya. Makikita mo pa rin dito kahit na straight to the point yung gamit niyang mga pangungusap, eh, makikitaan mo na si Hambog, eh, makikita mo, isa rin siyang mapili din siya sa paggamit ng tugmaan. So, pinipili niya yung mga tugmang gagamitin niya. Yan, isa yan sa mga para magustuhan ko yung isang artist. So, masinsin siyang pumili ng mga tugma. Ako kasi talagang masinsin talaga ako pag pumili ng tugma. So, hindi ako basta para tumugmaan. Ay, tugma to. Hindi po ako basta ganon. So, gusto ko rin yung mga artist na ganon. Yung maingat pumili ng salita. So, tuloy na natin. Wala ka nang magagawa kundi ang mabili. Pinapakitang may buga, bawat buga nitong bibig. Wala kong tinitira, ba't naninikip mga dibdib. Ganyan talaga pag real talk, alam mo parinig. Ako'y isang makatanghasan ng panahon. Pag nag-aangat ng lapis, daming nababaon. So, yan. Pag nag-aangat ng lapis, daming nababaon. Diba? Yung mga simple lang na paglalaro ng salita, may meaning na maayos. Yan, yung mga gusto ko yan. So, tuloy na natin. Kila kong kaibigan, demonyong kaalitan. Impyerno papalit sa ilusyon mong kalagitan. Hen ng present ako na mas pinalakas. Oras na ang pamantayin sa laro, itinaas. Namnamin yun ang maigi, bawat letang binigas. Gabalain lang ako, kapayapaan mong pitas. Ako'y alam rin may tinikres sa leeg mo na sigas. Lalong lalalaro, ang lalabag alang ligas. Oo, lalambag mga damdaming peking matigas. Bagano nga pala unang impero sa Pinas. Nasagpro na naman, dre. Actually, ha. Ayun, tapos ha. Uy, ayaw mag-post. Tapos na. Natapos natin. Actually, no. Hindi ko alam ang meaning ng sagpro. Yun. Pero pwede natin yan. I-search yan. Hindi ko alam yung meaning ng sagpro. Hindi ko alam kung bakit hindi ko sinerch yung meaning nito. Pero yun. Yun, hindi ako na-disappoint, no. Sa inaasahan ko sa lalamanin nung Donggalo ni Hambog. Kasi alam ko naman, nung nakita ko pa lang, hindi ko pa ito naririnig, nung nakita ko pa lang, nung lumabas, yung mga nagsasabi doon sa comment na, uy, lumabas na yung Donggalo, tsaka nag-ano to sa akin eh, nag-pop up. Alam ko naman yung lalaman yung Knowing Hambog. So, at nung nakita ko yung title, inaasahan ko na hindi siya tira, na isa siyang represent. So, sabi ko, kapanapanabig to kasi bagong kanta, unang-unang kanta ni Hambog mula nung mag-Donggalo siya. So, alam naman natin lahat na nasa Donggalo na si Hambog. At aasahan natin, at sigurado ako dito, sa pagbabalik nito ni Hambog sa musika, marami itong bagong iahatid sa atin. Na itong bata na to, talaga isa sa mga artist na pwede mong asahan sa kung mahilig ka talaga, kung isa ka sa mga rap enthusiast, no, mga Pinoy rap, pwede mo tong subaybayan si Hambog. So kasi isa to sa maayos na artist na narinig ko nung 2012, no. So pwede mo siyang asahan na hindi ka madi-disappoint sa mga ilalabas niya. Yan yung mga gusto. Kasi ang gusto ko sa writing skills niya, although hindi siya ganoon kapalabok pag maglaro ng mga letra at tugmaan, makikitaan mo naman na yung mga linyang isinusulat niya ay pinag-iisipan talaga at maayos niyang isinasalansan. Ganon siyang klase. Ano siya sa base sa mga narinig kong mga kanta niya, talagang masinsin siya. Kumbaga sa, hirap kasi hindi ko alam yung perfect term ng Tagalog na mas Tagalog pa na mas maintindihan niya. Basta masinsin siya magsulat. Kumbaga sa, ayon, meticuloso siya meticuloso siya pagdating sa mga sinusulat niya. So, isa rin ako sa ganun meticuloso rin ako magsulat ng mga bara. So, hindi basta-basta, tsak, okay na yan. Wala ang ganong maririnig kay
kay Hambog na gano'n, na yung parang binasta-basta niya isinulat yung pagkakasunod-sunod. Wala kang may, mga, kaya hindi ka madedisappoint. No? Basta si Hambog ay isa sa mga rapper na marami kang aabangan. Kasi may mga gimmicks yan eh. Lagi yan may mga gimmicks sa bawat mga kantas. Mahilig yan sa mga intro-intro na talagang pag nag-intro siya, parang gugustoy mong pakinggan yung buong kanta. Ganong klase siya na rapper eh. Parang, ayun, kagaya nung I Love Haters. Kasi narinig ko na yung I Love Haters kasi kaya hindi ko ni-review. Hindi, tsaka hindi ko na inabot nung lumabas yun, no? Nung nagsimula tayo mag-review. Pwede namang i-review. Kaya lang, narinig ko na kasi maraming beses na. So parang, hindi na ako na-excite i-review. Hindi kagaya yung pagbago. Tapos hindi ko papapakinggan. Parang na-excite i-review kasi, ano kayong lalamanin ito? Yun ang palaging tanong ko eh, pag magre-review ako eh. Ano kaya lalaman ito? Sinuhula-hulaan ko na base sa title. Ano kaya? Doon ako nagkamali doon sa ano eh. Nagkamali talaga ako doon sa Liham kay ano kay Balasubas. Doon so ang dami nagsabi sa akin doon ng Liham. Liham, Liham. Pag rinig ko ngayon, ano siya eh. Soft, no? Putya. Siyempre Balasubas yung pangalan. Tapos Liham. Siguro ano to? Alam kong soft yung tunog, no? Kasi sa title eh. Pero hindi ko inaasahan na mellow yung pagka-mellow niya, hindi ano, ala ko pag-ganun siya, no? Ano mellow na pasigaw siya na patungkol na isang liham na may pinapatungkulan na tao. So doon lang ako nagkamali sa mga ano eh, sa mga assumption ko sa isang kantas dahil base sa title. Pero ito dito sa Donggalo ni Hambog eh, kung ano yung naisip kong ilalabas niya na topic o kaya tema nung kanta base doon sa title eh naget na yun pa rin naman. So kumbaga parang yun nga sabi ko, represent yung kanta. So yun. Sana eh nag-enjoy kayo. Parang kung ano-ano lang pinagsasabi ko eh. Kasi hindi ko na pinaliwanag yung mga utol kasi talagang ano naman siya eh. Kumbaga malinis naman yung pagkatrabaho, kumbaga. Malinaw na malinaw yung pagkakasabi ni Hambog sa lahat ng mga linya niya halos. So pinaliwanag lang ulit natin yung mga kung ano no. At asahan nyo, pag may mga bago eh, pag may oras tayo i-review natin. Maraming salamat sa pagtutok mga utol ah. Mag-iingat palagi at salamat sa inyo, talaga natutuwa ako sa suporta nyo sa akin. Yung mga lalo na yung mga lagi ko nakakasama sa live. Maraming salamat mga utol ah. Mag-iingat kayo. Peace.